Morning, everyone. Pwede ho bang pakibating inyong mga katabi bago tayo mag-pray, Panginoon? We always make sure that everyone feels welcome dito sa church whenever we are gathered for worship, for fellowship. And we are here to put our attention, our focus sa ating Panginoon. So we will approach God. As always, we'll approach Him with reverence. Whenever we are gathered as a church, we will spend a moment to be silent before the Lord and just allow the Holy Spirit to speak to our hearts. Let us pray. Our prayers are offered to you, Lord. This morning, as we worship you, as we think about your goodness, as we celebrate your presence, as we recognize, Lord, that you are here in our midst. We are grateful for bringing your children this place for worship. Thank you, Lord, for the days that have passed sa buhay po namin, and we have tasted your goodness, you have tasted your grace, you have experienced your blessings and favor. We remember that we are nothing and came from nothing, but you have given us, Lord, a brand new life to celebrate. Brand new life. For us to know na meron pong meaning and purpose, Panginoon, ang lahat sa mundong ito. And that includes our lives, Lord, as we recognize Jesus as our Lord and Savior. We are here to thank you, to express our gratitude. We are here to pray for each other, Lord, as we go through many details of life. Lord, most especially, Panginoon, sa mga moments that we are in confusion, that we are hurting, that we don't know what to do. Father, we bow down before you, Lord. Because at the end of the day, Panginoon, you always provide a way for us to experience your grace, your mercy, your salvation, your favor. Bless us today as we study your word. We remember those who cannot come, Father, for whatever reason. Nasaan man po sila ngayon, Panginoon, we lift them up to you. Father, be with them, Lord, and may your traveling mercies be upon them, those who are abroad, Lord, and maybe on transit, Panginoon, sa mga panahon po na to. Those who are in pain, those who are sick, Father, we pray for your intervention. We pray for healing. Pray for restoration of health. And those who are having problems, Lord, sa mga pamilya po nila, you are the Prince of Peace, Lord. You are the one who reconciles lahat, Panginoon, ng mga hindi mapagkasunduan. Today, Lord, remind us of the power of your word as we talk about you giving us the opportunity to achieve many blessings in life.
May we always remember, Lord, that whatever na meron po kami ay galing po sa inyo, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Again, good morning mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you for being here. And for those who have come here for the first time, my name is Pastor Saul. In case you don't know me, I'd like to welcome you sa All Generation Sanctuary. And we're very grateful to have you here. And I hope that the Lord will speak to you this morning, na mayroong pangungusap at gagawin ng Panginoon sa buhay mo sa umaga pong ito. And those who are joining us online, abroad and locally, we welcome you here sa ating pong fellowship sa IMUS, sa All Generations. I hope na kayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan sa ano po kayo sa Pilipinas at sa mga nasa abroad. We'll continue our mini-series for this month because this is a month of celebration. Many of you, especially the young folks, are gearing up towards graduation. Maybe you are start to write your resumes or bio data. Hindi ko alam, uso pa ba yung bio data? Hindi na siguro, no? Curriculum vitae, as you pronounce it in Latin. May the Lord guide you as you search to, you know, as you begin your journey as a corporate person, as a business person, or whatever it is na gusto mong gawin sa buhay mo. So, this topic is specially for you. However, sa mga old folks, of course, you can still relate and you can serve as an encouragement to the young folks of this church. Ayan. This is the third message and the title is The Achiever. Ayan. The Achiever. And text was read kanina, Deuteronomy chapter 28. Si David Cotter, isa pong author, sa kanya pong book na For the Least of This, A Biblical Answer to Poverty, he kind of defined riches and wealth. Ano bang pagkakaiba ng pag sinabi wealthy ka or you are rich? Of course, it's just a matter of words, no? A wordplay or it's just a matter of nomenclature, but looking deeper, makikita natin na it also has something to do with the quality of your attitude, the quality of your heart. Ano ba ang nasa puso mo as the Lord keeps giving you the blessing? Ayan. So, sabi niya, yung wealth will be defined as a suitable accumulation of resources and possessions of value. Yung bang karapat-dapat na pagtanggap? Accumulation, yung nakukuha mo. Yung mga resources. Of course, resources are needed sa buhay na to. Tama ba? No? We cannot survive without them. And possessions, mga pag-aari, na mayroong halaga sa atin of value. Yan, mayroong halaga yung mga bagay nito para sa atin. Under this simple definition, pwede nating sabihin na may sapat at wastong pagkain. Ayan, of course, tayong mga Pilipino, pagkain is foremost para sa atin. Di ba? Sapat at wasto. Ayan. So, iba-ibang definition natin yan ng sapat at wasto. Ano pa? Akmang kasuotan sa taglamig. Papasok na yung rainy season. So, meron kang boots, meron kang raincoat, meron kang hood, no? That would suffice na pwedeng sabihin na akma. Dahil natapos na yung tag-init, di mo na babalikan yung mga gula-gulanit mo ng mga sando, di ba? Tatabi mo na yon. Pero pag tag-init, akma pa rin yon. Ano pa? May tahanan na masisilungan at nagsisilbing proteksyon. So either you are renting, at least meron kang pang-rent, or you are praying to own a house someday. Ayan. Na magsisilbing protection. May ligtas at maaasahang transportation and communication. Internet ka sa bahay if you are working from home. Sana reliable yung internet mo. Yun yun. And
transportation. Either you are driving, kaso hassle din dito sa Manila mag-drive, tapos hirap pa maghantong ng parking, tapos mahal pa ng parking. Or at least yung bang, well, di ko alam kung mag-agree kayo, komportableng commute. Whatever that means. No? Kasi ang hirap i-define ng komportableng commute sa Pilipinas. Lalo dito sa Cavite. Para sa trabaho. So, wealth includes adequate physical possessions to live and flourish. Now, remember the always remember the word flourishing. Pagyabong. Hindi lang basta pag-unlad, kundi pagyabong, no? Flourishing, that's the vision of God for us as a human being created in the image of God. Ibig sabihin yung bang namumuhay kang kahit papaano mayroong dignity. Merong value. And it also requires a specific heart attitude. Yan, pag sinabi nating wealth, meron niyang dating sa mga puso. Paano mo ba ito tinitingnan? Paano ka ba namumuhay galing sa puso toward the purpose of possessions? Now, riches correspond with self-indulgent hearts. Diba? I am rich. Seldom you would hear I am wealthy. Diba? Sasabihin na I am rich. And it is to flaunt whatever it is na mayroon ka. While the wealthy see themselves as stewards of God's gifts and manage their possessions, pinamamahala nila ng mahusay yung mga possessions na binigay sa kanila ng Panginoon in ways that honor Him. Being rich and you flaunt about your rich, your wealth online, at yung attitude mo towards others ay medyo foul, then, tingnan natin yung example sa Bible. Sabi diyan, the riches of the young ruler, doon sa Luke chapter 18, pumigil sa kanya upang magkaroon siya ng relationship with Jesus. Because when Jesus started to discuss about his possessions, he decided na this is not for me. Jesus, you are not for me. I don't need you. Now, compare that to a lady in the book of Acts named Lydia, a dealer in expensive purple cloth. Acts 16. This lady worshiped the Lord with an open heart and was baptized and welcomed the church. Welcomed the gospel sa kanyang buhay. God's covenant with Israel is aimed at God upang i-reveal yung kanyang sarili to the world through Israel. Alam naman natin yon. When God called Abraham, sabi doon, the nations will be blessed through you. This covenant, yung kanilang kasunduan, contains a choice for Israel. So mayroong stipulation yun, mayroong specific na instructions ng Panginoon. And Israel, kailangan mamili. Paano nila ikakandak yung kanilang sarili? David Guzik, a Bible scholar, sabi niya, the idea behind the choice is that God was determined to reveal Himself to the world through Israel. So yun. Ang choice, Israel, is gagamitin ko kayo for me to be revealed to the world. He would do this either by making them so blessed. And until now, diba? Kikita natin yung nation Israel, maliit pero very blessed. That the world would know only God could have blessed them so. Yung bang walang choice yung mga bansa sa paligid, kundi sasabihin, hindi nila kaya to eh, on their own. God must be behind this. Yun. On the other hand though, sabi dito, or by making them so cursed. Kung di kayo susunod, if you will serve other gods, ito yung sinasabi dito, that only God could have cursed them and caused them to still survive. Yun bang wala nang kapag-apag-asa sa buhay pero nag-survive pa dahil nandun ang Diyos? Yun ang stipulation. The choice
was up to Israel. Now, looking at these passages na binasa natin kanina, napaka-easy to locate the condition dito. Isang word, two letters, the word if. Diba? Yun yung palagi yung maririnig. Ibi-bless ko kayo if. At kung itutuloy niyo buong chapter ng 28, sasabihin doon, I will curse you if. So that's a choice. God's blessings are a direct result of Israel's obedience. Pagka nakakaranas sila ng pagpapala, yun ay direct result ng kanilang pagsunod. And a curse is due to disobedience. That's simple. Now, this applies to the nation Israel. Pinag-uusapan natin dito, ang context nito, Israel. Kasi baka isipin mo, masyado naman akong sumusunod kay Lord, bakit hindi ako binibless katulad ng mga Jews? Diba? This is for them. The context is Israel. Let us not forget that. The context is the nation of God as they prepared to possess the promised land. Binigay ito sa kanila habang naghahanda silang ang kinain yung promised land, magpapasok sila sa promised land. It was given to Moses. It was given to them specifically. And there is no guarantee, mga kapatid. There is no guarantee that the same principle will apply to you today. Okay? Ah, ganun lang pala ang sekreto. Sabi ni Pastor Saul, just follow God, you just obey God. Ang daming mga obedient na mga Christians, and yet the Lord is not giving them the wealth na hinahangad nila sa buhay. Why? Because this is written for them. Now, tingnan natin, God's blessings to Israel. Number one, the blessings of locality. Ano ibig sabihin nito? Sabi dito sa verse 3, kahit saan kayo tumira, sa country, ibig sabihin sa barrio, sa probinsya, or sa city, the Lord will bless you. That's the promise of God. Number two, fruitfulness within the home. Yung inyong mga tahanan ay mapupuno ng mga pagpapala. Paano? Human fertility. Marami kayong magiging anak. Why? Bakit ini-emphasize ito sa Bible na maraming anak? Tapos ngayon, halos ayaw mag-anak ng mga tao. Kasi ganito, ang kanilang kultura noon ay agricultural. Okay? Kasama po sa census ng pagyaman, yung marami kang anak, kasi ibig sabihin maraming magtatrabaho sa bukid. Okay? Maraming mag-aalaga ng mga tupa, baka, maraming magtatanim, maraming mag-aani. And therefore, marami kang possessions. That's the context of that. Okay? Human fertility, harvest, flocks. Ibig sabihin, yung mga hayop, dadamihan, pagdadamahin ng Panginoon. Verse 4, blessings of prosperity, of course, yung food at saka drinks will be abundant. And somehow, nagki-criss-cross naman ito sa mundo natin, di ba? Hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon sa mga bagay na to. Nararanasan din naman natin ito. Lagi namang sapat. Lagi namang meron na galing sa Panginoon. And then, blessings in all aspects of life. Yes, sinasabi ng Panginoon, blanket statement, sa lahat ng inyong mga gagawin, I will be there for you. I will bless you. If you go into business, I will be there, I will bless you. Kung magtatrabaho ka, I will bless you. Kung ano man ang gagawin mo, I will bless you. Again, this is in the context of Israel. Now, these are not just empty promises. Ito po yung mga actual promises which God intends to fulfill. Sabi ko nga, if Israel will obey. And Israel, as we know it, failed to obey the Lord. Pero tingnan nyo naman, in spite of their continuous rebellion, di ba? Traces of God's goodness. Makikita mo pa rin ang mga ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Now, what this text, itong Deuteronomy chapter 28 tells us today is the successful life is available. Available siya at hindi siya kumukontra sa magandang layunin ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung successful living is not limited to economic prosperity. I-settle muna natin yan.
Pag sinabing successful living, hindi siya ibig sabihin dahil marami kang economic prosperity. But, hindi na naman siguro masamang sabihin na napakahirap i-imagine a successful life without financial blessings. Tama? Bagamat hindi limitado sa financial blessings, yung prosperity, pero hindi mo rin masasabing prosperous ka kung wala ito. Tama ba? Kung wala kang kahit papaano pang-order sa Grab kasi naubusan ka ng gasol. Diba? Mahirap ding intindihin ang successful life, ang prosperous life without financial blessings. So let us strike a balance here. Itong magkaroon tayo ng balancing perspective dito. Ito yan. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. If you are not an achiever, ibang financially, economically, no, nakikita mo, I'm not an achiever. Wala kang status sa society. Wala kang material wealth. No? Ito sasabihin ko sa'yo. It doesn't mean God is against you. Yung kahirapan na dinaranas mo ngayon, hindi yan dahil sinumpa ka ng Diyos. Maaaring may mga bad choices in the past. Diba? Pero hindi ibig sabihin God is against you. Now, if you are wealthy, nandito ka ngayon, you are very successful in life, lahat ng naisin mo nandyan sa'yo, successful sa career, business o anuman, check your heart. Tingnan mo rin yung puso mo ngayon. Because it is not a guarantee of God's favor. Yung pagkakaroon ng sobra-sobrang yaman at wala ang Diyos, it's not a guarantee of God's favor. Diba? Ang dami na natin kakilalang ganyan. Maminadali yung pagyaman. O ano ngayon? Gulo ng buhay. Kasi hindi nga siya guarantee na nandyan ang Diyos. Now, I have to admit, sabi ko na ito kanina, that this message is laser focused on the young folks. Pakitanggal yung B. It's an error. Parang para to sa inyo, mga kabataan. But of course, can be extended to the old ones. Trabaho nyo ngayon is to help the young people to dream, to have dreams for the future. So, dream on. Young folks, present your petitions to God, who loves to give good gifts to His children, according to James. Ang Diyos ay hindi maramot at sagana at masaya siyang nagbibigay ng mabubuting mga kaloob sa kanyang mga anak. Young folks, see the future from here. As you hear this message today, imagine the future na inahanda sa iyo ng Panginoon. Imagine a world of blessings and prosperity, and matured Christians are the ones having them. Imagine that. Imagine a country where righteous Christians are the one leading. After all, kayo talaga ito. Kayo talaga ang kasunod dito, mga kapatid. Paul, for example, targeted the major cities and the power players in his missionary journeys. Very strategic si Paul. Paglalabas yan ng Jerusalem para mag-mission, he would go to metropolis, mga malalaking syudad. He would engage the powerful people there, and the gospel penetrated the imperial palace of Rome. Okay? Europe, for example, was largely influenced by the gospel because the early missionaries engaged the authorities and power holders. They evangelized the kings, the queens of Europe, who were barbarians. And Europe used to be the missionary-sending continent. That's why the gospel came to us.
Bakit ito sinasabi sa inyo? Because we are still living in this world. And God wants us to pursue a life of excellent, with excellent quality, which includes economic blessings. Hindi maramot ang Diyos upang ibigay ito sa iyo dahil alam niyang kailangan mo ito. God wants us to work diligently on areas where human responsibility is expected to converge with God's sovereignty. Diba? Sinasabi ko sa inyo for 3 Sundays now. Maraming areas ng buhay that God left unregulated. Ibig sabihin, bagamat sovereign siya, pero binigay niya yung mga responsibilidad sa iyo. Kaya kung pinag-aaral ka ngayon, mag-aaral ka ng mabuti. Kasi isa yan sa mga unregulated areas ng buhay na iniwan ng Diyos sa iyo. Dahil napakahirap umunlad kung wala kang pinag-aralan. Ganun siya kasimple. Kung nagtatrabaho ka ngayon, ayusin mo yung trabaho. Kung nagbi-business ka ngayon, be honest. But work hard. Binigayan sa iyo ng Panginoon. Kaya sabi ko, you check your poverty. Ano bang nangyayari sa buhay mo? You check your heart. Kasi baka ikaw yung cause ng poverty mo. Okay? Again, God is sovereign. Pero tatrabahuin mo yung mga binigay niya para sa iyo. Our goal is to be of service to God. To build God's kingdom. To influence the world with the gospel. Now, doing this would be much easier if you have some societal status. Imagine if you are a righteous, matured Christian business owner. You can influence your people easily. So here we go. Umpisa natin sa loob ng buhay isang biyaya na tinatanggap natin ng may pasasalamat sa pamamagitan ng matiyagang paglinang at matalinong pagpapaunlad nito. Remember these words from the Lord. Sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Easy-easy lang yung pag-aaral sa atin, hindi natin siniseryoso. Remember, sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your mind. So, biblical ways to live as an achiever for Christ. First, live according to the biblical pattern of good stewardship. If you are an achiever now, lahat nasa sa'yo, lahat na mapinapangarap mong grade 4 ka, nasa sa'yo ngayon, live according to the biblical pattern of good stewardship. Sabi ni Peter, as each one has received a special gift, lahat daw tayo mayroong tinanggap mula sa Panginoon. Employ it in serving one another as good stewards of the multifaceted grace of God. Ibig sabihin, ang dami palang binibigay ng Panginoon. Multifaceted, ibig sabihin, ang daming pinanggagalingan niyan. Ang daming mukha niyan. Now, whoever speaks is to do so as one who is speaking actual words of God. So this is for us, preachers. Diba? Ang reminder sa amin is when you preach, ba, mag-aral ka. Huwag kang manguha sa internet. May mga pastor nangunguha sa internet ng mga sermon. Di pa mag-resent yung mga to. Inaaral. Pinag-aaralan yung Hebrew, pinag-aaralan yung Greek, pinag-aaralan yung biblical grammar para makaproduce ng sermon na hindi mo kinopya. Now, whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen. Mga kapatid, itong sinasabi ni Pedro, sure deterrence ito against lure and curse of success and wealth. Kasi napaka... Alam niyo, natatakot nga ako i-preach to eh. Kasi baka ma-misinterpret niyo ito, parang prosperity gospel to. No? Hindi na natin ito na-balance eh. Tutuloy-tuloy talaga kayo sa buhay na
yes, you have success, but God is not there. No? So, babalansin natin. It reminds us of our role. It reminds us that God is the ultimate owner of everything. The curse and lure of wealth is this. First, ito yung babantayan ninyo. It makes you feel good and proud by making you believe you're the boss. Sa una, sasabihin sa iyo ng kayamanan, ikaw ang boss. Second, di mo mamamalayan, it makes you its slave. Ano yung pinaka-practical na halimbawa nito? Aso. Alaga ka ng aso para may magbantay sa bahay. Ngayon, hindi ka na makabakasyon kasi wala magbabantay sa aso. Yan yun. Diba? Sasabihin sa'yo ng wealth, pasasaganahin kita, pagaganin ko yung buhay mo. Tapos ngayon, hindi ka na mapalagay kasi kailangan may CCTV sa likod, may CCTV sa bubong, may CCTV sa lahat. That complicates your life. Yan ang sinasabi natin dito. Pag hindi natin nabantayan, mahuhulog tayo dito. Tingnan natin to. Lucas chapter 12, 16 to 21. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko na sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Tingnan niyo ang katabi niyo. Hindi hangal yan. Tingnan niyo kung mayaman. Ayun naman, masyadong advance mag-isip. Mukhang mayaman ba? Pero hindi hangal. Mayaman lang. Sa ito, hangal. Sa gabi rin ito, ibabawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Naniintindihan niyo bakit ako natatakot ng preach ng ganitong sermon? Diba? Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya kung prosperous ka ngayon, see to it that it comes from God and it glorifies God. Isa pa. Deuteronomy chapter 8, verse 12 to 14. Ito yung sinabi ng Panginoon, hindi pa nangyayari pero warning na ito ng Diyos. Sabi niya, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa mga gandang bahay at marami ng alagang hayop. Of course, agricultural nga sila noon. At marami ng naipong pilak at ginto. Huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pag-aalipin sa bansang Ehipto. Kasi napaka-liit lang talaga yan, kapatid. Para bang yung isang paa nasa prosperity, isang paa nasa Diyos, pwedeng lumipat agad. Pabantayan natin. Always remember, you are a steward of God. Yun lang yun. Yung mga former Christians na nahulog, Katy Perry, na anak ng pastor, diba? Itong mga sikat ngayon, mali sa church. No? Why? Kasi nga, yan, ang hirap talaga. Eh, babantayin natin yung ating mga puso. Pangalawa, use your success or wealth so others can live a life of dignity. Ito yung exciting part. Kasi mga kapatid, ang realidad ay the world is so broken. Broken talaga yung mundo. God is restoring it and we are participants in His work. Nagtatrabaho tayo, nagpapaunlad tayo ng sarili. We elevate ourselves. Para ang kaisipan natin,
sana magamit tayo ng Panginoon sa kanyang anuman ang ginagawa niyang pagliligtas at pag-aayos ng broken world na to. Tingnan ninyo ito, the case of Nehemiah and David. Of course, marami ito sa Bible, itong dalawa lang. Itong sabi dito. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay ika-9 na buwan ng 20th taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasamang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Juda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik mula sa Huda mula sa pagabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatirang malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Ano ibig sabihin nito? Nehemiah was the cupbearer to the king. Yung pinakamakapangyarihang tao, siya yung nagbibigay ng pagkain at inumin. Ganon siya kasuccessful sa buhay. He was living in the citadel of Susa. Now, if you study citadel of Susa, yan po yung pinupuntahan ng mga kings tuwing nagre-relax sila during winter. That's how luxurious it is. And Nehemiah was there. Very successful. And in this success, anong sabi ni Nehemiah? Kumusta ang Jerusalem? Naintindihan niyo yung sinasabi ko dito? When you become successful, you ask questions. You show concern to others. Mahirap lang sa ating mga Pilipino, pag nakapunta ng American dalawang linggo, nag-i-English na pag-uwi dito, no? You know, my tongue is kind of, I speak Tagalog. Di ba? And here is Nehemiah, equivalent to Joe Biden, ikaw yung nagbibigay ng pagkain kay Joe Biden. Ikaw yung nagbibigay ng inumin kay Joe Biden, the most powerful person in the world now. And yet, yung puso niya nandun sa kunasan ng Diyos. Pwede ka talagang iangat ng Panginoon. Pero ang purpose ng Panginoon, sana, maisip mo yung mga lugar na saan nandun ang puso ng Diyos. Pwede naman siyang hindi naman alam dito eh. After all, pinanganak siya doon na, sa captivity. Kaya siya mayaman, kaya siya successful, kasi kung yung kultura doon, yun na yun. At he remembered yung aking mga ninuno, yung mga lugar kung saan kami galing. Imagine that. That's the purpose of success. To help others. Another person, David. 2 Samuel chapter 9, verse 1. Minsan ay nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabi sa sambahayan ni Saul? Mayroon pa si Bono, si Edge, Ali. Gusto kong ipadama sa kanya ang aking kagandahang loob alang-alang kay Jonathan. Remember the message natin dito, David and Jonathan? They were best friends. When Jonathan was killed in the battle, ang tagal pa kasi bago na-stabilize yung kingdom ni David. When David was stabilized as a king, he remembered his friend. Sabi niya, gusto kong magbigay ng kagandahang loob. At alam niyo yung bata dito, si, ang hirap pa namang banggitin ang pangalan, Mephibosheth. That's the name. Okay? Huwag niyo na lang sabihin, kasi kung Bisaya ka, baka iba pa yung tunog. Siya po ay lumpo. Pero dinala siya ni David sa palasyo. At sabi ni David, mula ngayon, Mep na lang. Dito ka kakain sa kung saan ako kumakain. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Kasi, sa kanilang kultura, ang papasok lang doon at kakain lang with the king sa kanyang hapag, yung mga sobrang successful, sobrang guwapo, katulad ko, sobrang
maganda magbihis, walang kapintasan. Pero ito lumpo, binubuhat, nilagay doon, araw-araw kumakain kasama ni David. Use your success to honor God. Use your success to pursue others who are unfortunate in life. Like Nehemiah and David. Anong ginawa? Gano kasimple gawin to? You just need to ask a good question. Nehemiah asked a question. David also. Both men went beyond the ordinary. Ginamit nila yung kanilang privileged position to, and power to serve others in the name of God. Maybe everything will change for you and for someone if you would ask a simple question today. Kapatid, ito sasabihin ko sa iyo. Kung nangyayari na ito sa iyo ngayon, or mangyayari pa lang, ito. Wealth can actually bring you closer to God if viewed and utilized properly. Ang konteksto natin, lumalapit lang tayo kay Lord, napapalapit tayo, nagiging strong tayo, magiging Christian sa panahon ng kahirapan. Pero alam mo ba, na sa panahon ng kasaganaan, katulad ni Nehemiah at ni David, you can get closer to God also. At pangatlo, panghuli, don't forget to enjoy God's favor. Eh? Huwag naman puro trabaho. Huwag naman di na umuwi. Kasi magtatrabaho na magtatrabaho. Enjoy life. No? Sabi dito ni Solomon, sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom sapagkat iyan ay tinakda ng Diyos para sa iyo. Sa Bible yan. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Sa mga may asawa, magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. God allows celebrations. God gives blessings for you to enjoy. So don't forget to enjoy, okay? Bakit ko pinipreach ito, mga kapatid? Kasi naniniwala po ako, talagang sa aking puso, that God's intention for His children is to bless us. Pangpagpalain tayo. Ang mga pagpapalang ito ay available dito sa mundong ito. Dito habang namumuhay tayo sa mundong ito, gusto ng Panginoon maranasan natin magandang buhay. Because I long to recite and experience what the psalmist proclaimed. Anong sabi ng psalmist? I will walk before the Lord in the land of the living. So habang buhay tayo, gusto ng Panginoon maranasan natin yung kanyang pagpapala dito. At masasabi sana natin ngayon at sa mga susunod na mga araw, Psalms 34 verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Mga kapatid, may the Lord bless us and the generations after us. God bless you all. Let's all stand up. Upon hearing the word of the Lord about the blessings, it is good to perfectly end it with a song called The Blessings. And the chorus part says, Amen, Amen, Amen. And it means that we are agreeing and declaring powerful blessings for our family, for our children, and for the next generations to come. So let's sing it seriously. If you want to lift up your hands to God, it's
It's okay. Just sing from your heart. Just you and the Lord. Let's sing.
like to encourage the congregation to grab a partner, pray for blessings. Pag-pray nyo na pagpalain ng Panginoon yung mga katabi po ninyo ngayon. Panginoon, lahat po ng nasa amin ay galing sa inyo. At dahil, Lord, sa hirap ng buhay namin ngayon sa mundong ito, may mga pagkakataon, Lord, na yung mga anak, we suffer. Nakaranas kami, Panginoon, ng mga bagay na kulang sa amin. So, here we are, Lord. We open our hands as a gesture of surrender. It's a gesture that we are now ready to receive your gifts, your blessings. Pour out your blessings and favor upon your children now, Father. And as our situation improves, always remind us, Lord, be humble. To think of ourselves not as owners but stewards of your good gifts. Give us, Lord, the spirit of generosity, like Nehemiah, like David. Bless your children now, Father. This is our prayer, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat. See you again next Sunday.